Good morning mga ka-farmers. So ngayong araw na to, mag-spray naman tayo sa kabila kong palayan ng insecticide. Kasi marami kasi ditong rice bug at ang yao tayang mga ka-farmers. Hapon, nag-ikot kami ni Liza Soberano dito at ang sabi niya, bibili na talaga ako ng pang-spray ng atang yao, tiyangaw. So, ang sabi ni Liza Soberano na dapat daw mag-spray na talaga ako ngayon. So, hapon, pagkatapos namin nag-ikot ni Liza dito mga ka-farmers, laking palayan, pumunta ako sa bayan at bumili ako ng insecticide para sa ating para sa rice bag. At doon, pumunta ako sa big shop. Wala naman silang pang rice bag doon mga ka-farmers, kundi ano lang, pandesal laro yung nasa kanila. So, pumunta naman ako ng hardware. Doon sa hardware mga ka-farmers, wala namang silang pang rice bag, kundi ang mga baka lang raw yung nasa kanilang tindahan. So, pumunta naman ako sa Agri Farm Supply at doon mga ka-farmers, nakita ko yung mayroon raw sila pang atang niya. So, doon, nagtanong ako kung ano ang dapat gawin, kung ano ang pang-spray natin sa atang niya. At, inirecommend nila mga ka-farmers itong Manguard. So, tingnan niyo mga ka-farmers, Manguard. Bust Company. Ngayon ko lang ito nakita mga ka-farmers. So, ibang insecticide ang gamit ko noon. Kaya ito ang sabi niya, nabisa raw daw ito sa atang niya o rice bag. So, okay naman siya mga ka-farmers dahil 200 ml, ano na siya, kasi na siya sa 2 hektarya. So, sakto-sakto, yung ating palayan dito mga ka-farmers ay 2 hektarya. So, ito ang binili ko. Mura rin siya mga ka-farmers. So, sa halagang 650 yung binigay sa akin na price at good for 2 hectares ng mga ka-farmers. So ito ang sinubukan ko. So ngayon mag-spray tayo. Sana epektibo ito mga ka-farmers para ma-recommend din ko to sa inyo na ito ang gamitin nyo para sa rice bag, no? Siguro epektibo talaga ito mga ka-farmers kasi hindi naman sila mag binta ng ganitong insecticide kung hindi ito epektibo. Bust Company mga ka-farmers, galing sa Bust. So yung damit ko mga ka-farmers, yung jacket ko, Bust din. So nasaktuhan din. So sana epektibo to. At ipakita ko mamaya mga ka-farmers kung ano ang resulta. So ang timpla pala nito mga ka-farmers ay 10 ml per tangklod sa isang sprayer. Subukan natin mga ka-farmers kasi yung palay natin namulalaklak na. So daming atang niya. Kaya subukan natin mga ka-farmers. So, naka-spray ako na mga 5 sprayer siguro kasi ang aga kami dito. Nakasama ako doon si Pakloy. Maaga kaming pumunta dito. So, ayan. Mag-spray muna tayo mga ka-farmers. Patuloy tayo ating mag-spray. Para matapos to. Malaki-laki pa. Yeah.
Okay, magandang hapon mga ka-farmers. So kaninang umaga nag-spray tayo dito ng Manguard. So balikan natin, tingnan natin mga ka-farmers kung mayroon bang namamatay na atangya. So maghanap tayo baka makakita tayo ng namamatay na mga atangya, mga peste o mga insekto mga ka-farmers. Tingnan natin kung epektibo ba yung Manguard na sinabi ng technician dun sa farm supply, agri-farm supply. So tingnan natin yung mga ka-farmers dito. Yan, maghanap tayo. Yan, para may nakita ko mga ka-farmers dito. Ayan, dito yung mga ka-farmers, mayroong namamatay dito ng ganitong uri ng insekto. So yung isa buod panapan. Yan. So maghanap tayo ng atangya. Maghanap tayo ng atangya mga ka-farmers. Sana makakita tayo. So malaman natin kung gaano baka epektibo ang Manguard. So ayan, may nakita tayo mga ka-farmers. Yan mga farmers. Yan itong kakita tayo ng tangya. So yan mga farmers. Tayo na siya. Siguro ang daming namamatay dyan sa gitna mga ka-farmers, hindi lang natin makikita. So epektibo naman siya, may namamatay naman. So yan, sana makakita pa tayo ng iba mga ka-farmers. So hindi na tayo lulusob sa gitna kasi angkat eh. Makati yung palay. So may nakita naman tayo na matay. So epektibo talaga siya.